Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, Ikaw po ang tumanggap ng sumpa at ng kahatulan sa halip na kami at hinugasan mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at iniligtas mo po kami mula sa kahatulan at ginawa mo kaming maging mga anak ng Diyos at binigyan mo kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya't salamat po dahil sa lahat ng mga biyayang ito. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, Panginoon, na mapag-aralan ang salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship sa isa't isa sa harapan mo, Panginoon. Umaasa po kami na sasamahan mo po ang mga brothers and sisters na nagtitipon upang makinig ng salita ng Diyos sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang mga lugar. Pakiusap. Punuin mo po sila, Panginoon, ng iyo pong salita at ng iyo pong biyaya. Naniniwala kami, Panginoon, na sasamahan at iingatan mo ang lahat ng mga churches sa bansang ito at sa marami pang mga churches sa buong mundo. Bagamat maraming mga kahirapan sa mga huling araw, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pangunguna sa amin na maipangaral ang Ebanghelyo para sa kaluwalhatian at kalooban ng Diyos nang may pagtitiwala sa iyo, Panginoon, at sa paggabay ng Espiritu Santo. Idinadalangin din namin na ingatan at tulungan mo po, Panginoon, ang mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, pagalingin mo po kaagad ang mga may karamdaman sa kalagitnaan namin at bigyan mo po nawa kami ng pagkakataon na mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian mo, O Diyos. At kung may sino man sa amin ang nangihina sa kanilang puso at nahulog sa tukso, Panginoon, pagkalooban mo po sila ng biyayang nararapat sa kanila. Hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay sa gayon ay walang sino man sa amin ang matisod. Idinadalangin po namin nawa na turuan mo kami, O Diyos, ng higit kung ano ang nais mong ihayag at kung ano ang dapat naming gawin. O Panginoon, Ikaw na nakakakita ng aming kahinaan, alalayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan na makilala namin ang iyong banal na kalooban. At pagkalooban mo po kami ng tapang at lakas na mabuhay para sa kalooban at sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Pakiusap, gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa awit papuri na online. Mabuti po kung tayo ay magtitipon ng personal at makikinig ng papuri. Subalit, hindi ito maaari dahil sa coronavirus. Sa tingin ko, ang matinding sitwasyon na dulot ng virus na ito ay matatapos din kinalaunan. Kaya salamat po sa effort doon po sa pagsisikap ng ating choir team. Tingnan po natin sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 sa verse 18, basahin po natin. Efeso chapter 5 verse 18, basahin po natin ito ng sabay. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa talata na ito na nagsasabing, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ayon po sa Galatia chapter 5
Verse 16, sino ba ang mga Kristiyano? Sila ang mga naligtas. Silang mga naging anak ng Diyos. Silang mga nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Silang mga naipanganak na muli. Silang mga naging tao ng Diyos sa kanila na kung saan si Kristo ay nabubuhay. Sila ang mga Kristiyano. Sila yung tinatawag na mga Kristiyano. Sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Kahit na ang isang tao ay matagal na panahon ng nasa church, siya ay hindi Kristiyano kung wala sa kanya ang espiritu ni Kristo. Kaya hindi natin dapat na basta sabihin na lang na siya ay isang Kristiyano. Ang tunay na naipanganak muli ay isang Kristiyano. Sa pamamagitan ng mga bunga sa kanyang buhay, maaari nating makita kung ang isang tao ay naipanganak na muli o kung hindi. Ang taong ligtas ay dapat na may ebidensya na siya ay muling nabuhay. Gaya ng isang bagong puno, maaaring hindi natin malaman kung anong uri ng puno ito. Gayunpaman, kapag ito ay lumago, lalabas ang mga katangian nito at mamumunga. Maaari na nating malaman kung anong uri ng puno ito sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti. Ang mabuting puno ay hindi nagbubunga ng masama. Ang ubas ay hindi nanggagaling sa isang tinikan. Ganun din, ang masamang puno ay hindi nagbubunga ng mabuti. Kaya ang kahulugan po ng bunga ay ang buhay ng isa pong tao. Ang mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ang masamang puno naman ay natural, masama ang magiging bunga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sabi sa Juan 15, talatang 5, siya ay nagbubunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po mahirap sabihin na siya ay ligtas. Subalit, habang lumilipas ang panahon, paunti-unting lalabas ang mga ebidensya. Kung siya ba ay tunay na naligtas? Kung siya ba ay naipanganak na muli? Kung siya ba ay may buhay na walang hanggan? O kung naroon ba si Kristo sa kanya? Sa oras na naligtas ang isang tao, siya ay hindi kaagad na malinis na gaya ng anghel. Ang buhay niya ay hindi palubos na babago. Gayunman, habang lumilipas ang panahon, ang buhay niya ay paunti-unting nababago. Ang katangian ng isang Kristiyano ay makikita na ngayon sa kanya. Ito ay dapat makita. Kaya, ang pagiging ligtas, ang pagkapanganak na muli, at ang pagiging isang Kristiyano ay kamangha-mangha. Ano po sa palagay niyo? Ito ba ay normal at simple lang? Sinabi ni Jesus sa mga ligtas, kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Bago tayo maligtas, tayo ay kabilang sa sanlibutan ito. Gayunpaman, pagkatapos nating makatanggap ng kaligtasan, bagamat tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, tayo ay hindi na kabilang sa sanlibutan ito. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama, ang Diablo. Subalit, tayo ay lumipat na mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa mga bisig ng Diyos. Tayo ay nilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Tayo ang mga taong naiiba dito sa mundo. At tayo ay hindi sa sanlibutan ito. Ang ating katawan ay narito sa mundo. Subalit tayo ay mga tagalangit. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo na sandaling panahon lang. Gaano man tayo katagal mabuhay dito sa mundo, mukha man itong matagal na panahon, subalit ito ay sandaling panahon lamang. Kapag iniisip ko ang aking edad, naiisip ko kung gaano na ako katanda. Subalit, para itong ilang sandali lamang. Ito ay gaya ng isang kwento na matatapos din ng sandaling panahon. Ganito po, sa mga awit chapter 90 verse 9, sinasabi na, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng isang buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas.
Ito ay madaling lumilipas. Huwag kayong masyadong mag-isip ng malayo sa mundong ito. Kinalaunan, kung tayo ay maghihintay ng sandali pang panahon, katatagpuin na po natin ang Panginoon. Kaya tayong mga nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon, ay makikita po natin siya. At tayo ay papasok sa lugar na inihanda niya para sa atin. Sa pag-iisip lamang ng ganito ay talagang nag-uumapaw ang ating puso. Gayunman, hindi natin dapat isipin bilang isang ligtas at bilang Kristiyano na pagiging Kristiyano lamang ito. Meron pong napakaraming relihiyon dito sa mundo. Merong mga Buddhist, Hindu, kahit mga Muslim at lahat ng uri ng relihiyon. Sila ay nagsisikap sa kanilang relihiyosong pamumuhay. Sa kanila, ang mga Kristiyano at ang mga hindi pa naipapanganak na muli ay matatawag lamang na Kristiyano at relihiyosong mga tao. Ito po ay walang kabuluhan. Kaya upo, kapag tayo ay naligtas, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Isang Kristiyano at mga tao ng Diyos na mamanahin ang kaharian ng langit. Kaya ngayon, tayo ay naligtas na. Isipin natin kung gaano itong kamangha-mangha na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya huwag natin itong isipin bilang isang kaalaman lang. Kung hindi iisipin ng sino man na ito ay hindi tama. Ang buhay niya ay hindi malinaw. Naligtas man siya o hindi, kapag narinig ko ang kanyang sinasabi, sa tingin ko siya ay ligtas. At kapag nakita ko ang kanyang pag-uugali, hindi ko naiisip na siya ay ligtas. Hindi ko maintindihan. Kaya minsan naiisip ko na siya ay maayos sa kanyang Christian life. Subalit minsan, siya ay wala sa ayos. Eh, hindi po dapat ganito. Kailangan maging malinaw ito. Ngayon, matapos nating maligtas, hindi tayo dapat mabuhay sa pamamagitan ng laman, kundi sa Espiritu Santo. Maging sa Roma 8, talatang 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Silang sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Silang hindi sumusunod sa kanilang laman, kundi sumusunod sa Espiritu ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay nagpapatunay na silang sumusunod sa Espiritu ay mga anak ng Diyos. Sa katunayan, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo ay isa. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo at ang Espiritu Santo ay isa. At ang pagsunod sa Espiritu Santo ay ang buhay ng mga Kristiyano. Ang kasulungat ng pagsunod sa Espiritu Santo ay ang mamuhay para sa laman. Kaya pag-isipan po natin, ang ating Christian life ba ay buhay na sumusunod sa laman o sumusunod sa Espiritu Santo? Sapagkat pakiramdam natin ay sumusunod tayo sa Espiritu Santo. Minsan naman ay sumusunod tayo sa laman. At pakiramdam ninyo ay wala lang ito sa inyo. Kaya pabalik-balik lang. Subalit hindi dapat ganito. Gaya ng paniki, minsan mukhang ibon. Minsan mukhang daga. At ang kulay ay hindi malinaw. Kaya hindi po dapat na maging ganito. Ngayon ay kailangan nating sundin ang Espiritu Santo. Para dito, dapat nating matutunan ng higit ang tungkol sa pamumuhay sa pagsunod sa Espiritu Santo. Dapat muna natin itong malaman. Sa mundong ito, bakit tayo pumapasok sa paaralan? May ibang mga tao na nagsasabi, kahit ano naman ang gawin ko, ay kikita pa rin ako ng pera at mabubuhay. Bakit pa ako pupunta sa paaralan? May ibang mga tao na nag-iisip na ngayong nagkatrabaho na ako ng mabuti at kumikita ng pera, kaya hayaan ko na lang. Anong kabuluhan ng paggugugol ng maraming taon sa pag-aaral at magugol ng oras sa pagdadala ng anak sa eskwelahan? Kaya hindi nila dinadala ang kanilang anak sa paaralan. Ano po sa tingin ninyo? Pumupunta ba ang bata sa paaralan upang matuto ng abilidad na kumita ng pera? Tama ba na sabihin na hindi na nila kailangang pumunta sa eskwelahan upang mag-aral kung tiwala naman sila na kaya nilang kumita ng pera sa ibang paraan? Alam po ba ninyo ang layunin ng pag-aaral? Ito ay upang gawing tao ang isang tao, upang maitatag ang personalidad ng isang tao. Ang ibang mga tao ay nakatapos sa kanilang pag-aaral sa isang prestihiyosong universidad. Subalit ang kanilang pag-uugali ay hindi naman tugma sa kanilang academic career.
Ang mga tao ay tinutuloy-tuloy sila bilang mga hangal. Ibig sabihin ba nito ay wala silang pinag-aralan? Ang isang hangal ay ang kanilang mga kilos ang may kahangalan. Kaya sila hangal kasi walang galang, nagmumura, maging sa kanilang pag-uugali po ay kahangalan. Sinasabi ng mga tao na sila ay walang pinag-aralan, hindi ba? Subalit mayroon ding mga walang kakayahang mag-aral kahit na gustuhin man nila ay wala talaga. Halimbawa si President Lincoln ng United States na hindi nakapag-aral at nakatira lang sa isang hamak na bahay na kalaunan siya ay naging isang dakilang tao. Siya po'y ipinanganak sa isang kubo at mababa lang ang pinag-aralan. Sa kabila nito, siya ang naging leader ng Amerika, naging pangulo ng Estados Unidos. Maraming mga taong gaya po nito. Isa pa ay si D.L. Moody, ang pinakakilalang evangelist sa kasaysayan ng Amerika. Hindi rin siya nakapagtapos ng elementarya. Siya ay talagang dukha. Wala siyang anumang, hindi siya nakakakain kung minsan. Kaya ginagawa niya ang gawain po ng iba. Tumutulong siya sa iba at nakakatanggap po siya ng kabayaran na lugaw. Nabasa ko yung aklat na ito at ito'y kamangha-mangha. Nagsumikap siya pagkatapos niyang maipanganak na muli at pagkatapos ay naging tanyag na evangelist. Alam ni Moody kung gaano siya kalayo sa edukasyon ng mundo kaya nagtayo siya ng isang maliit na bahay sa kanyang bayang sinilangan at nagpatuloy siya sa pag-aaral. Kahit papaano ay kinaya niya. Ang pag-aaral na gaya nito na hindi na kailangan ng eskwelahan para mag-aral. Subalit, ang pagpasok sa eskwelahan ay ang pagkakaroon ng tamang edukasyon mula sa iba't ibang guro at upang matuto din na makihalubilo sa mga kaklase. Ito ay gaya ng isang pagsasanay. Pagsasanay upang maging tao ang isang tao. Ano po ba ang matututunan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili? Kaya po, ang layunin ng edukasyon dito sa mundo ay upang gawing tao ang isang tao. Kapag ang isang tao ay namumuhay gaya ng tao, ang kanyang buhay isinusunod dito. Si Professor Kim Yong-sok, isang kilala at kagalang-galang na profesor sa Yonsei University, ay mahigit 103 years old na po ngayon. Medyo tumanda na siya ng kaunti, subalit patuloy pa rin siyang nagtuturo. Hindi ko pa naririnig ang kanyang patotoo kung siya ba ay talagang naligtas o kung hindi, subalit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay napakalinaw. Nabanggit niya ito ng minsan na noon. Nagkaroon siya ng nakamamatay na sakit noong siya ay bata pa. At masidhi siyang nanalangin sa Diyos na pagalingin siya. Pakiusap, alisin mo po ang sakit ko at mabubuhay ako para lamang sa iyo sa buong buhay ko. At siya ay gumaling. Sinabi niya na hindi niya ito makakalimutan maging hanggang ngayon. Nagkaroon din ako ng ganyang uri ng karanasan. Gayunpaman, ang Diyos na lumikha ng ating laman, na nagligtas sa ating espiritu, at siyang tumutulong sa atin, ay nagmamay-ari po siya ng ating katawan. Hindi natin ito pagmamay-ari. At ang dahilan upang mabuhay ay hindi dapat kumain lang ng maayos, mabuhay ng maayos o kumita lang ng pera. Ito po ang sinabi niya. Kailangan nating mabuhay sapagkat may mga bagay tayong dapat gawin at hindi ang mabuhay para lamang kumita ng pera. Kung nabubuhay ako para sa isang bagay, kinakailangan na ang pera ay kaagad ang kasunod. Ang mga salitang ito ay simple, subalit ito po'y tiyak. Ang taong ito ay talagang tao na may konkretong determinasyon. Ang Kristiyano ay mayroong tiyak na dahilan upang mabuhay. Kaya tutulong ang Diyos physically at spiritually. Hindi na tayo nabubuhay dahil hindi tayo namamatay. Hindi tayo nabubuhay upang kumita ng pera. Hindi tayo nabubuhay para sa mga bagay na pagsisisihan din natin sa huli. Masaya ako kung mabubuhay ako at mamamatay para dito.
Dapat ay mayroong tiyak na pakay na hindi natin pwedeng ipagpalit. Kung nabubuhay tayo, ay dapat mayroon tayong dahilan upang mabuhay. At ang Diyos po ang tutulong. Kaya hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Kaya ang Diyos ay ama natin. Ang anak ay dapat sumunod lamang sa salita ng kanyang ama. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinamin o ano ang aming isusuot, sapagkat inahanap ng mga hintil lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Batid ng inyong ama, ibig sabihin siya ng bahala. Kaya sa Mateo 10 verse 30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Alam ng Diyos ang bilang ng buhok natin. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon ng higit kaysa sa pagkaalam natin. Batid ng inyong ama, ibig sabihin siyang bahala. Kung gayon, bakit tayo nag-aalala? Kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay. Kung loloobin ng Panginoon, kami ay mamamatay. Kung loloobin ng Panginoon, gagawin namin ito o iyon. Kung hindi loloobin ng Panginoon, hindi ko gagawin ang mga bagay na nais kong gawin. Ang mamuhay ng ayon lamang sa ating sariling kasiyahan at ayon sa sariling kaisipan, tapos pupunta sa church tuwing Linggo at masisiyahan sa sermon, aawit ng ilang himno, ano ba? Ano ba yun? Ito'y ayon sa ating sarili. Ang ibang mga so-called Christians ay meron pang mas maayos na ginagawa. Mas maayos pa nga nilang ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya, pasensya na po. Pero tila nananaway ako, sabalit dapat natin itong pag-isipan palagi ng paulit-ulit. Namumuhay ba ako ng maayos bilang anak ng Diyos? Ako ay isang Kristiyano. Si Kristo ay nasa akin. Hindi ito isang katuruan lamang, ito ay katotohanan. Ang Kristo, ang Espiritu Santo ay nasa akin. Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Unang Juan 2:6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Dapat tayong lumakad na gaya ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin sa Biblia, ipinapakita dito kung paano namuhay ang Panginoon. Ang Panginoon na nasa loob ko ay tinuturuan niya ako. Sa pamamagitan ng tahimik na pagbabasa ng Biblia at pananalangin, ay ituturo ng Panginoon ang kanyang kalooban sa atin. Nang walang anumang pagrereklamo, dapat tayong sumunod ng may kapakumbabaan. Ito ang kalooban ng Panginoon. Subalit sumasalungat tayo. Gagawin ko kung ano ang nais ko. Ay hindi ito dapat na mangyari. Ano ang hindi dapat na mangyari? Subalit kung isang tao ay hindi nakikinig, sabihin niya, kayo na lang ang gumawa niyan, kayo na lang. Kung ganoon, hayaan siya ng Diyos. Pero hindi ito dapat mangyari, hindi po ba? Dapat ay maging maingat tayo sa Christian life. Maging sa salita at sa paglakad. Isang maingat na paghakbang. Kaya nga sa nakalagay sa awit 119:133, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Ang aking hakbang, gawin mong matatag ang hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan ang kasalanan. Ang lumang pagkatao ay nasa atin pa rin. At kahit ilibot natin ang ating paningin sa buong mundo, ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Si Satanas ay tunay na kumikilos dito sa mundo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad habang isinusugo sila na humayo kayo, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Paano niyang isinugo ang kordero sa mga nakakatakot ng maninila na gaya ng mga asong gubat? Nakain po ba sila? Iningatan sila ng Panginoon. Tama po ba? Ano ang ginawa ni David kapag kinukuha ng mga asong gubat at oso ang mga kordero niya? Titingnan lang ba niya at tataka siya? Hindi, sinusundan niya, pinapatay sila sa oso at sa leon. Si Samson lang ba ang nakipaglaban sa leon? Noong si David ay kabataan pa, nang siya ay isa pa lamang pastol, iniligtas niya ang kanyang mga kordero mula sa bibig ng leon at oso at pinapatay sila. Nangyari din ito nang si David ay nakipaglaban kay Goliath. Si Goliath sa paningin ni Saul ay napakalaki. Samantalang si David sa paningin ni Saul ay isa lamang bata.
Pero nakipaglaban si David kay Goliath. Ang ibang mga kawal ay takot at nanginginig sa harap ni Goliath. Subalit si David, paanong nangyari na pababayaan siyang laitin ng Diyos? Ako ang lalaban sa kanya. Kaya sabi nila, wow, ang batang ito ay matapang. Subalit si Goliath ay isang mandirigma. Siya ay may anim na daliri sa bawat kamay at paa. Siya ay isang halimaw na gaya ng isang halimaw na may tagadala ng kanyang kalasag at sandata. At siya ay sumisigaw na gaya ng halimaw. Subalit sinabi ni David na lalabanan niya siya. Ano ang sinabi niya? Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso, at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko at aking pinapatay. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso ay siyang magliligtas sa akin laban sa magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. Kung wala ang karanasan ito, hindi niya malalabanan si Goliath. Hindi siya tumingin kay Goliath. Si David ay tumingin sa Diyos na kasama niya. Si David ay umasa lamang sa Diyos na kasama niya. Makakayang patayin ng Diyos ang gayong uri ng malahalimaw na tao. Alam niyo po ba ito? Kumuha siya ng isang bato. At ito ay kanyang itinerador. At bumaon sa noon ni Goliath at namatay si Goliath. Kaya nagkaroon ng malaking pagtatagumpay ang mga Israelita, hindi po ba? Si David, siya ay larawan ni Jesus. Na siyang hari ng mga hari. Si David ay tao lamang. Si Jesus ay siyang dumurog sa ulo ni Satanas. Ang pagtatagumpay ni David ay pagtatagumpay ng Israel. At ang pagtatagumpay ni Jesus ay ating pagtatagumpay. Kaya ano ang ikinakatakot ninyo? Ang Diyos na naging kasama ni David, ang kapangyarihan ng Diyos na nasa Panginoon, ay kasama natin. Kung naniniwala kayo rito, ito ay mangyayari ayon sa pananampalataya. Ngunit bakit kayo ay duwag at tumatakas? Bakit kayo sumusunod kay Satanas na gaya ng alipin? Anyway, ang buhay Kristiyano ay hindi gaya ng relihiyosong pamumuhay lang ng tao. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay isang Kristiyano. Ako ay kasama ng Panginoon. Kapag ang tupa ay pumunta sa mga asong gubat, ang Panginoon ay kasama nila. Pinoprotektahan sila ng Panginoon. Kaya bakit matatakot ang tupa? Sino ang maaaring kumain sa tupa? Sa buhay po ng Kristiyano, dapat nating malaman na ang Panginoon ay nasa atin gaya ng sinasabi sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Dapat nating malaman at paniwalaan na ang Panginoon ay nasa atin. At ang Panginoon ay kumikilos bilang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nag-iingat sa akin ay nasa akin. Ginagabayan ako, tinuturuan ako ng mga salita ng Panginoon at ipinapakita sa akin ang daan na dapat kong lakaran. Kaya, dahil mayroong patnubay ng Espiritu Santo, dapat tayong mabuhay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Para mangyari ito, ano ang dapat nating gawin? Sa Efeso 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Mayroong maraming nilalaman ng maiksing talata na ito. Itong aklat ng Efeso ay naisulat at ibinigay para sa mga kapatirang na ipanganak na muli sa iglesia ng Efeso. Ito ay hindi ibinigay para sa mga hindi mananampalataya. Hindi sinasabi dito na mapanggulong maglalasing. Huwag kang uminom ng alak, ikaw na lasinggero. Hindi ho. Ito ay ibinigay para sa Kristiyano. Bakit? Dahil may mga tao, may mga Kristiyano na umiinom pa rin ng alak. Nakagawian na nilang uminom ng alak.
Umiinom sila ng isang baso, dalawang basong alak at sila'y nalalasing. Sinasabi po nila na kumukuha sila ng alak, itong mga maglalasing, dahil nasisiyahan sila kapag sila'y lasing. Pero huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan. Kaya kung meron man sa inyo na nasisiyahang uminom ng alak, ay dapat niyang pagsisihan ang bagay na ito. Ang mga taong nalalasing ay hindi maaaring mapuno ng Espiritu Santo. Bakit po? Dahil ang pagkalasing sa alak at ang mapuno ng Espiritu Santo ay magkaibang bagay. Salungat. Hindi maaaring magsama ang dalawang ito. Ang kahalayan, ito po yung kawalan ng pagpipigil sa buhay. Ito ay pagsasalita at pagkilos ng hindi nag-iisip. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 19, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ang talatang ito ay pinapaliwanag ang kalagayan ng mga taong hindi ligtas na nakatuon lamang ang buhay sa mundong ito. Dito ang mga makamundong taong hindi ligtas ay naging manhid. Ibig sabihin walang pakiramdam. Kaya, kahit na sila ay nagkasala, ang kanilang konsensya o budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Kaya wala silang anumang nararamdaman. Naging manhid na sila. Ang Hansen's disease o yung ketong, yung taong meron nito ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Kahit na ang kanilang ilong ay lumulubog na, ang kanilang daliri ay nawawala na, at ang kanilang mukha ay tumatabingi na, ito ay hindi nila nararamdaman. Nang ako po yung nangaral ng Ebanghelyo sa Tegu, meron doong mga kapatiran na nagkatrabaho sa isang public health center. Sila ay lumilibot upang hanapin ang mga taong may ketong. May ilang tao na hindi alam na mayroon na pala silang ketong. Hindi sila lumilibot para huliin ang kriminal, kundi ketongin. Kaya may ilang tao na hindi nila alam na mayroon na pala silang ketong, subalit yung mga taong lumilibot upang huliin yung mga may ketong, madali nilang nalalaman. Ang isang mata ay kakaiba, o kaya ang kanilang mukha ay tabingi, kakaiba ang itsura. Kaya habang lumilibot sila upang huliin ang mga taong may ketong, kapag nakakakita sila ng kakaibang tao, sinasabi nila, "Sandali lang, titignan muna kita ng sandali." Kung gayon ang taong may sakit ay nagugulat, "Bakit ka nagulat?" tanong nila. "Akala ko kayo ay mga detective," sabi niya. "Hindi. Hindi kami detective. Bakit ang iyong mata ay parang may sakit?" "Ang iyong isang mata ay kakaiba. Kailan pa ganyan ang mata mo?" "Alam mo ba kung bakit ka may sakit?" Sabi nila, "Hindi ko alam. Kukurutin kita at pipitikin." "May naramdaman ka bang sakit?" "Wala. Wala akong naramdaman." "Anako, eh tara na, pumunta tayo sa health center." "Bakit ako pupunta doon?" "Dahil mayroon kang ketong." Kaya sila'y nagugulat. Sabi nila, "Diyos ko po, kung ang kanyang ketong ay nalaman ng ibang tao, siya po ay talaga mapapahiya. Kung hindi ka pupunta sa health center, kung gayon ay ipagkakalat ko ito. Kung gayon ang taong may ketong ay sumusunod. Kaya huwag kang mag-alala, ikaw ay susuriin at gagaling. Kung siya ay gumaling agad, ito'y mabuti. O mas mabilis pang gumaling, ito pa'y mas mabilis pang gumaling kaysa sa isang alipunga. Mahari siyang gumaling, ngunit kung ito ay matagal na, ito ay mahirap na pagalingin. Kung gayon, ano ang katangian ng may ketong? Walang pakiramdam. Kung ang isang tao ay gaya ng ketongin, siya ay hindi nakakaramdam ng sakit. Wala siyang mararamdaman. Kaya, sa gaya po sa Efeso chapter 4 verse 19, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Sinabi po dito, ano ang ibig sabihin ng ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan? Ito ay paggawa ng kung ano ang gusto niya. Siya ay umiinom ng alak hanggat gusto niya. Nasabihin kung ano ang gusto niya. Nanunumpa hanggat gusto niya. Siya ay nangangalo niya hanggat gusto niya. Naglalaro hanggat gusto niya. Ganito ang may ketong. Hindi niya makontrol ang sarili niya.
Sabi din, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ibig sabihin, paggawa ng bawat uri ng karumihan. No, may kasakiman hanggat gusto niya. Sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Kaya't maging ang mga Kristiyano, kapag sila'y nakagawa ng mali, maaari din silang mahulog sa kahalayan. Kaya ang pagkalasing ay pasimula ng kahalayan. Sa mga Kawikaan 23 verse 30, sinabi doon, silang naghihintay sa alak. Meron pong kasabihan na ang mga tao ay umiinom ng alak at ang alak ay iniinom ang alak at pagkatapos nilalamo ng alak ang tao. Kaya kapag ang tao ay lasing, nagsasabi na siya ng mga walang kabuluhang salita. Ang iyong mga mata ay makakakita ng kakaibang bagay. Siya ay magiging parang nahihiga sa dulo ng isang tagdan ng sasakyan. Siya ay nawawala sa katinuan. Bakit ang daang ito ay makipot? Ito ay mukhang maliit na gaya ng barya. Yung mga taong tahimik ay nagiging matapang magsalita at sinasabi kung ano ang gusto niya. Napakaraming tao ang nagkakasala dahil sa pagiging lasing. Yung ibang taong lasing ay pumapatay ng ibang tao at nagagawang patayin din ang kanilang sarili. Kapag ang tao ay lasing, siya ay kontrolado ng alak. Ang taong mahilig sa alak, mawawasak dahil sa alak. Hindi lamang ang kanyang atay at sariling katawan ang nasisira, kundi pati ang kanyang bahay at buhay ay nawawasak. Kaya huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan. Kung ang isang tao ay lasing, ang kanyang mga mata ay makakakita ng kakaibang mga bagay. Siya ay gaya ng isang taong nahihiga sa dulo ng isang tagdan ng sasakyan. Siya ay wala na sa kanyang katinuan. Sa kabilang banda, ang mga Kristiyano ay hindi ginagawa ang ganoong mga bagay ng gaya ng mga lasing. Kung ang isang tao ay lasing, siya ay wala sa katinuan. Karaniwan, siya ay normal lang, pero kapag siya ay nalasing, siya ay biglang nagbabago. Subalit, tuwing siya ay lasing, lahat ng bagay ay nakikita ng kanyang mga mata. Yung mga taong kanyang pinatay, at yung pangyayari kung paano sila namatay doon sa labanan, kaya naman siya ay nagiging baliw dahil doon. Siya ay wala sa katinuan. At binabasag niya yung lahat ng mga bagay. Kaya sinusubukan niya na huminto na sa pag-inom ng alak. Kaya isang araw siya ay nanalangin ng 40 araw upang huminto na, mahinto na sa pag-inom. Ngunit nang nakahinto na siya sa pag-inom, pagkatapos noon ay nagkaroon sila ng anniversary, kaya siya ay muling uminom. Kanya ang problema ay bumalik uli. Ito po isang nakakatawang kwento. Kaya sinabi niya, paano ba ako titigil? Hindi niya ito mapigilan na po. May nakita akong isang lalaking tulad niya. May isang tao po na naging magdalasing. At siya hindi na makaalis sa pagiging lasinggero. Yung pagkalulong din po sa opium ay gaya nito. Kaya ang pagkalulong o addiction ay napakadelikado. Kaya sinabi ko sa kanya, kung gayon, pakiusap, gawin mo ang ayon sa sasabihin ko sa iyo ngayon. Kumuha ka ng isang bagong Biblia at pumunta ka sa akin araw-araw. Magkakaroon tayo ng counseling. Kaya nag-file siya ng vacation leave sa kanyang trabaho. At siya ay nag-aral ng Biblia araw-araw ayon sa payo ko sa kanya. Natutuhan niya ang Biblia araw-araw sa pamamagitan ng counseling at sa huli siya po ay naligtas. Siya ay talagang nabago. Hindi na po siya uminom ng alak kailanman. Sinabi niya, ang Panginoong Jesus ay naninirahan na sa akin at ako ay nabago at naging bagong nilalang na. Siya ay naging bagong nilalang. Merong mga tao na tulad niya at meron pa rin mga tao na umiinom ng paunti-unti
kahit na sila ay ligtas na. Ito po ang simula ng kahalayan. Kaya pakiusap, huwag po ninyong gawin ito. At may ilang tao na maaaring malasing sa pamamagitan ng pera kahit na hindi naman siya lasing sa alak. Ito po yung pagiging lasing sa salapi. Sinabi ni Jesus, sa Lucas chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo at magbantay sa laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng isang tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Kasakiman, may ilang tao ang nagiging baliw dahil sa kasakiman. Iniisip niya palagi ang pera sa tuwing siya ay natutulog, pera kapag siya ay gumigising. May isang taong nagtanong tuloy sa kanya kung ano ang tunog ng motor. Sumagot siya at sinabi, ah, ganitong tunog, pera, pera, pera. Ganito, iniisip niya palagi ang tunog ng salapi. Tunog ng motor yung tinatanong sa kanya, pero pera yung tunog na nasa isip niya. Mayroong maraming tao na naging baliw na ng dahil sa pera. Kaya sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kaya sinasabi ng Biblia ang tungkol sa mga Kristiyano na mahilig sa pera. Kaya sa Hebreo chapter 13 verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man, ang Panginoon ang tutulong sa atin. Subalit bakit gusto natin ang pera? Kung tayo ay mamumuhay ng matuwid at kung ginagawa natin ang dapat nating gawin, kung gayon ay makakapamuhay tayo ayon sa kung ano ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kahit na tayo ay mahirap, kahit na tayo ay mayaman, dapat tayo mabuhay sa biyaya ng Panginoon. Subalit ang ilang mga Kristiyano ay sinusubukang mamuhay ng ayon sa kanilang sariling paraan ng walang konsensya at pananampalataya. Alam nyo, kung minamahal natin ang pera, ibig sabihin na tayo ay nakakabit na sa pera. Pakiusap, gumising ka. Hindi tayo dapat na maging baliw sa pera. Dapat ba tayong mabuhay para sa pera? Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ito po ba ay sa inyo? Mayroong mga Kristiyano na hindi espiritual na nagigising. Marami ay sinusubukang kumita ng pera upang bumili ng magandang bahay, magandang sasakyan, magandang damit at pagkain. At marami sinusubukang maglakbay sa ibang bansa. Kung gayon ay hindi na nila kailangan pumunta pa sa langit, tama po ba? Kung gayon, mabuti pa na mamatay pagkatapos makapagsaya sa mundo, ganun ba? Mabuti ba ito? Sabi sa Roma chapter 8 verse 17, kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga natitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Kaya ang pagtitiis dito ay nangangahulugan na maaari tayong maging mahirap, maaari tayong usigin, maaari tayong mahirapan. Kaya habang nabubuhay tayo para sa kalooban ng Panginoon, maaaring mangyari ito. Subalit, sa oras na iyon ay dapat tayong magalak sa pag-asa. Kayo po ba'y nasisiyahan dahil sa pera at ibang bagay sa mundong ito? Nasisiyahan ba ang mga Kristiyano sa makamundong bagay? Para sa ano kayo ngayon nasisiyahan? Ano ang nais ninyo tuwing kayo natutulog at nagigising? Sinasabi po ng Biblia na ang umiibig sa salapi, maaaring mapahiwalay sa pananampalataya. Gaya po sa 1 Timoteo chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Kaya kung ang mga taong naligtas ay may ganitong isip, hindi ito papahintulutan ng Diyos. Nakakita na po ako ng mga tao noon na maayos na kumikita ng pera, pero kalaunan sila ay nabigo. Kung babasahin po natin ang aklat ng Hagay, ang mga Israelita po ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. At ang bahay ng Diyos ay nawasak ng panahon na iyon.
at ang bawat tayo nagsisikap na makaipon ng pera sa kanyang sariling bulsa. Subalit sinabi ng Diyos na siya'y maglalagay ng butas sa kanilang mga bulsa. Sabi ng Diyos, yan ay ihipan ko. Phew! Mayroong salita na hihipan ng Diyos, sabi. Ang lahat ng mga bagay maaaring hipan ng Diyos at mawala sa loob ng isang araw. Kaya dapat tayong mabuhay at mamatay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo ay mabubuhay ayon sa ating sariling kalooban, ayos lang ba iyon sa Diyos? Tayo pong lahat ay nasa kamay ng Diyos. Walang ibang paraan para tayo makaiwas dyan. Kung tayo man ay mabuhay o mamatay, hindi natin dapat makalimutan na tayo ay nasa kamay ng Diyos. Ang pagnanasa sa kamatayan ay magiging dahilan ng pagkabigo ng ating buhay Kristiyano. Kaya sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Filipos chapter 4 verse 12, marunong ako magpakababa, marunong din ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Kung tayo ay mayaman at hindi nasisiyahan sa kayamanan, dapat nating gamitin ang pera para sa Panginoon. Kung tayo naman ay hirap, tayo ay dapat na umasa sa Panginoon para masubok natin kung ano ang pananaw at buhay natin bilang Kristiyano. Madali lang po, malalaman natin iyon kapag binigyan natin ng malaking pera ang isang tao. Magkakano po? Halimbawa, 40 million pesos, 400 million pesos. Halimbawa, may taong tumaya ng loto. Kung siya ay manalo ng halagang 400 million pesos, kahit makuha niya iyon, nabawas na ng tax, napakalaking halaga pa rin ito. Kaya magiging maayos na ang buhay niya. Ganun ba? Ano kayang gagawin niya? Kung siya ay Kristiyano, anong gagawin niya? Wow! Anong gagawin ko? Bibili ako ng magandang bahay. Bibili ako ng bahay at ibibili ko ng bahay ang mga anak ko. Bibili din ako ng bagong sasakyan. Bibili ako ng magagandang damit. Bibilin ko lahat ng gamit sa bahay. Kaya kung siya ay lalaki, maaaring sikapin niyang baguhin din pati asawa niya. May ganitong tao po, maaaring hindi niya kailangan pang magtrabaho. Ganito yung mangyayari. Pati asawa, babaguhin. Kung magkakaroon tayo ng malaking halaga ng pera, gaya po ng sinasabi sa mga Kawikaan chapter 20 verse 21, ang mana na madaling nakuha sa pasimula, sa katapusan ay hindi mapagpapala. Ang ganitong uri ng pera ay hindi po sa atin. Ang tanging kinita natin mula sa pagtatrabaho ang sa atin. Iyan po'y mabilis na lilipad. Halos lahat po ng tao na nagkaroon ng pera sa ganoong paraan ay napakadaling nauubos. At ang kanilang buhay ay nawawasak. Ngayon, paano naman sa ating Kristiyano? Iniisip natin na lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Tama po ba? Alam natin na sinasabi sa Biblia, sa 1 Samuel 2 verse 7, ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat sa akin. Dapat po tayong mag-ingat sa pagbibilang. Lahat ba ng nasa akin ay sa akin lang? Dapat po nating itabi ang pinakamaliit na halaga para sa ating sariling pangangailangan. Inihandog ni David ang lahat ng kanyang naipon. Sinabi ni David sa 1 Kronika chapter 29 bago siya mamatay, inihandog niya sa Diyos ang lahat ng ginto na mayroon siya, pilak, kayamanan, para sa pagtatayo ng templo. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Gayun din ang ginawa ng mga tao. At ginamit ni Solomon ang mga materyales na ito para sa pagtatayo ng templo. Nanalangin din po si David ng ganito, sabi niya, ngunit sino ba ako? At ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Ang buhay po natin dito sa mundo ay parang mga manlalakbay at dumadaan lamang tayo. Lahat ng bagay ay mula sa Panginoon at ibinibigay natin sa Panginoon ang sa Panginoon.
Si David po ay isang napakadakilang tao. Ibinigay niya yung lahat ng kanya na may pusong tapat. Hindi po ito isang bagay na espesyal. Hindi siya espesyal. Yun po'y normal lamang. Gaano mang halaga ang mayroon ako, ito ba ay aking pagmamayari? May taong patuloy na humahawak sa pera. Hawak niya yung pera hanggang sa siya ay mamatay. Pero hindi, tayo man ay mayaman o mahirap, hinahawakan lamang po natin ang mga bagay na pagmamayari ng Panginoon. Katiwala, mabuting katiwala. Katiwala, ibig sabihin sila ang namamahala sa mga pagmamayari ng may-ari. Ang aking buhay, ang aking katawan, ang aking pamilya, ang aking kabataan, anumang bagay na ibinigay sa akin ng Diyos, talento, kayamanan, kalusugan, ang lahat ng ito ay pagmamayari ng Panginoon. Dapat nating gamitin hanggang sa ating makakaya ang mga ito para sa Panginoon. Kaya manalangin tayo sa Diyos, ano po ang aking gagawin sa mga ito? Sa kaso po ng mga Amerikano, marami sa kanila ang nagdo-donate ng kanilang mga pag-aari habang sila ay buhay pa. Wala pong tax kapag nagdo-donate. Kapag nag-donate ka, yun lahat yun. Walang ibabawas doon, maski tax. Ganito po sa kanila. Ako po ay nagpunta na sa Amerika ng higit 40 beses upang mag-evangelize, hindi upang mamasyal o maglibang. Kaya sa pasimula, 2 beses kada taon. Pagkatapos, 1 beses na lang kada taon. Ngayon, hindi na po ako makapunta doon dahil sa COVID-19. Kailangan ko pong bumisita doon ng higit sa 1 beses kada taon. Paulit-ulit po sila nagtatanong sa akin kung kailan ako muling bibisita doon. At sa Asheville, mayroon pong napakalaking retreat center na itinayo ng American Baptist Church, kung saan malapit na matatagpuan ang ating church doon. Ang pasilidad ng retreat center ay maayos. Medyo malaki ang kanilang sermon hall. Higit na malaki kaysa ating retreat center, yung sermon hall ng retreat center. Maganda yung dining hall, yung tulugan. Ay kasing ganda ng hotel. Ah, parang condominium ang style. Napakaraming mga kwarto doon. At doon po nagdaos tayo ng marami nating retreat. Subalit ang rental fee ay medyo mahal, medyo magastos. Kailangan po silang bayaran para maingatan nila ang pasilidad doon. Ang pagkain at tulugan ay maganda kagaya ng sa hotel, condominium style. Subalit hindi po ito ang punto ko. Ang punto ko ay, sa tuwing ako'y bibisita doon, nakikita kong sila'y laging nasa construction ng mga bagong pasilidad. Kaya nagtanong ako sa kanila, anong klaseng sponsor meron kayo? At kayo palagi nagpapatayo ng bagong pasilidad. Ang sagot nila, donation. Donation mula sa mga Kristiyano. Amerikanong mga Kristiyano. Kaya medyo marami po ang mga Amerikanong Kristiyano. Kapag ako naglalakbay po sa buong mundo, ramdam ko na maraming natitira pang maraming mga tunay na Amerikanong Kristiyano. Ilan sa kanila ay ibinibigay ang lahat ng kanilang mga pag-aari bago sila mamatay. Dinodonate po nila lahat. Yung iba ay ibinigay na ang donasyon habang sila ay buhay pa. At meron po sila napakabuting kaisipan at pagbibigaya. Kaya masaya po sila. Ang ganitong pag-iisip ang naging dahilan kung bakit sila ay patuloy na nakakapagpatayo ng mga bagong pasilidad. Kaya naiinggit po ko ng labis sa kanila. Nang makita ko po iyon, bago tayo mag-umpisang magpatayo ng retreat center, naisip ko, napakabuti kung makapagpapatayo tayo ng ganoon kalaking retreat center. At sa huli, nakapagpatayo tayo ng halos katulad na ganoong retreat center. Kahit na hindi ganoon kaganda. Sa totoo po, hindi naman natin kailangan ng ganoon karangyang pasilidad. Gayunman, dahil sa donation nila, naging posible po ito. At ang mga naglilingkod po sa retreat center na iyon, yung mga senior citizen, matatanda at puti ang buhok, at maayos ang kanilang kasuotan na naglilingkod sa dining hall. Kaya sabi ko, sino sila? Sabi sila yung mga volunteers. Kaya kung sila ay sila po yung naghahanda ng tulugan at pagkain at naglilingkod ng voluntaryo. Mayroon pong maraming volunteers na matatanda
na maayos po yung kanilang suot. Kaya ako talaga nalulungkot para sa kanila at nagpapasalamat din. Bakit po hindi natin magagawa yung gaya nito? Hindi po natin kaya. Ang galing po, naglilingkod yung mga matatanda na ito at maayos po yung kanilang kasuotan. Talagang nagpapasalamat po ako para sa kanila. Hindi ba natin kaya? Ito po yung gusto kong sabihin. Alam nyo, ilang taon na nakakaraan, may isang matandang nasa wheelchair ang lumabas sa KBS television station. Hindi ko po maalala yung halaga ng pera pero palagay ko nasa 100 million pesos. Talagang malaking halaga ng pera. Ibinigay niyang donasyon ang perang iyon para sa mga batang mahihirap na walang magulang. Naaalala ko po yun. Mayroon siyang dalawang anak. Ngunit ang ibinigay lamang niya sa kanyang mga anak ay tig isang bahay lamang. Kaya, may nagtanong sa kanya, bakit hindi niya ibinigay ang kanyang pera sa kanyang mga anak? At ang naging sagot niya, sinabi daw sa kanya ng tatay niya na ganito yung gagawin niya. Tatay po niya ang nagsabi sa kanya na ganito yung gagawin niya. Sinabi ng tatay niya, huwag mong isipin na iwan ang iyong pera sa iyong mga anak. Dapat mo iyang gamitin para sa mga mahihirap. Alam mo ba kung gaano karaming mga mahihirap na tao mayroon sa mundo? Ito po yung kalooban ng kanyang tatay. Ang hindi niya alam ay kung makikilala niya ang Diyos, maaaring sa ibang paraan niya gamitin ang pera. Kung ang pera ay magagamit para sa mga tao patungo sa impyerno, mas magiging makabuluhan pa po iyon. Pero sinikap niyang mabuhay ayon sa kalooban ng kanyang tatay. Ngayon, tayo po ay hindi sumusunod sa kalooban ng ating Amang Diyos, bagaman tayo inutusan niya. Kaya ako po ay nahihiya sa tuwing nakakakita po ako ng ganito. May isang matandang babae sa lungsod ng Daejeon ang kumita ng maraming pera makalipas ang ilang dekadang pagtitinda ng kimbap at siya ay nakabili ng lupa at bahay sa halagang 100 million pesos. May suot siyang isang rubber shoes. Hindi po siya nagsusuot ng magagandang damit. Iniipon niya lang lahat ng kanyang kinikita at sa huli, ibinigay niya iyon bilang donation sa Chungnam University. Kaya gumawa po ng isang memorial monument para sa kanya ang Chungnam University. Siya'y kumita at nag-ipon. Makakakita po tayo ng maraming ganitong kaso. Kaya isang araw, habang nagbabasa ako ng dyaryo, merong action star sa Hong Kong. Kilala po ng lahat si Jackie Chan. Siya'y merong maraming kayamanan. At siya'y merong isang anak. At ang anak niya nagkatrabaho din bilang artista. At ang sabi niya, wala akong ibibigay na kahit na ano sa aking anak. Sinabi niya, ang anak ko ay mayroon ng trabaho. Eh bakit pa ako magbibigay sa kanya? Sinabi niya na habang buhay pa siya, ibibigay niya lahat ng kayamanan niya sa lipunan. Kaya grabe. Si Jackie Chan po'y nakapagbigay ng marami sa lipunan. Hindi ko po alam kung ginagawa niya pa ito hanggang ngayon. Gayunman, inanunsyo na po niya na idodonate niya lahat. Kaya kahit po ang mga taong walang pananampalataya, sila po'y nagdodonate ng ganon. Alam niyo po ba yun? Isang Hudyo na nakatira sa Amerika, si Bill Gates. Kilala niyo po siya, pinakamayaman. Sinabi niya, gusto niyang ibigay ang lahat ng kayamanan niya sa lipunan. Gayunman tayong mga Kristiyano ay mahihirap kumpara sa mga sikat na taong ito. Anumang bagay ang nais nating idonate o ibigay, kahit tayo ay mahirap, ay kailangan po nating gawin ito. At kung kaya mong ibigay ang lahat sa Panginoon nang hindi nagsasayang ng mga bagay na ibinigay sa inyo, bakit hindi po natin gawin? Paano kaya ito? Kaya sasabihin ko po sa inyo isang bagay pa. Mabuti po itong ideya na gawin ito bago mamatay. Kapag ako po ay namatay sa loob ng maliit na bahay na namumuhay ng mag-isa, kapag ako ay namatay, ibibigay ko ang aking bahay sa pangalan ng church para sa ebanghelyo. Maaari po kayong magsulat ng last will and testament, huling testamento. Ang ganoong bagay po ay mauunawaan ng mga kaanak na Kristiyano.
Opo, mauunawaan po nila ito kung sila ay Kristiyano, yung mga kaanak. Subalit, kung ako ay mamatay na maraming mga pag-aari, ang aking anak at mga kamag-anak ay darating at mag-aaway-aaway ang mga yan. Ang Chabal family, pinakamayamang pamilya po. Alam niyo po, na kapag ang tatay ay namatay, ang mga anak nila nag-aaway-aaway sa mga ari-arian. Kaya sa pagitan po ng mga anak, madalas po nakikita natin yung balita sa media. Ito rin po ay nakalagay sa Lucas chapter 12. Kaya sabi ni Jesus, may nagsabi kay Jesus, Panginoon, ang aking nakatatandang kapatid ay sakim. Sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan niya ako ng patas sa kanyang kayamanan. Hindi po dapat tayo nakikipagtalo sa ating mga anak dahil sa kayamanan. Kung bigla akong namatay sa isang aksidente, iaalay ko para sa pandaigdigang misyon ang lahat ng ari-arian, bahay, lupa, ano pa man na nasa aking pangalan. Kung isusulat mo ang iyong testamento at napanotaryuhan mo ito, mabisa ito ayon sa batas. Kaya mabuti ito kung walang makikialam na iba. Opo, gumawa kayo ng ganitong testamento. Pag napanotaryuhan po ninyo ito, ito po'y may bisa ayon sa batas. At ayun po yung maganda kasi wala nang mangingialam dyan. Napakabuti po nito. Dahil kung hindi, bigla kayong namatay mula sa isang aksidente, ay, mag-aatubili ang lahat ng mga miyembro ng iyong pamilya dahil sa ari-arian at magkakaroon po sila ng pagtatalo. Sa paningin ng Diyos, kung ako'y buhay, mas mabuti kung ipagpauna ko itong ialay para sa mga misyon. Tapos mag-iwan lamang ng sapat na pera para mabuhay. Sabi, wow, hindi ko po alam kung bakit pinag-uusapan natin ang tungkol dito. May nagsabi, pero wala po akong plano na pag-usapan ito ngayon. Nangyari lang po ito ngayon. Naisip ko lang. Ngunit iyon po ang nais kong sabihin. Kung mabubuhay tayo ng may ganitong uri ng puso, magiging napakasaya ng Diyos. Gayunpaman, kapag ang isang tao po ay nalangok sa pera, ito po ay gaya ng pagkalasing. May mga lasing po sa pera. At ito rin po, kagaya niya si Judas Iscariote. Kanyang ipinagkanulo ang kanyang Panginoon dahil sa kanyang kasakiman sa pera, sa 30 perasong pilak. Katumbas po ng halaga na ito ay yung pagbili ng isang alipin. Si Jesus po ba ay may pagbibili ng isang taong gaya ni Judas? Hindi po niya ipinagbili si Jesus sa katunayan ng kanyang kaluluwa ang ipinagbili niya. Hindi niya ginastos ang pera bagkos itinapon po niya ito. Subalit dahil sa budhi, siya ay nagpatiwakal at nahulog siya sa impyerno. Ipinagbili niya ang kanyang sariling Panginoon at ang epekto po nito, ipinagbili niya ang kanyang sariling kaluluwa. Pagkatapos ng lahat ng ito, may mga tao sa mundo na lasing sa pera. At ang ilan, lasing sa pagnanasa sa kabilang kasarian, opposite sex. Kapag ang isang tao ay baliw sa isang babae, ay hindi po siya matino. Talagang baliw na baliw siya. Siya ay isang lalaking baliw sa babae. At pinababayaan niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kaya maging sa mga ligtas, ay mayroon pong ganitong klase ng tao. Siyempre po, kapag namatay siya, malalaman niya kung talaga bang ligtas siya. Pero kailangan po natin siyang makita. Pagkatapos siyang mamatay, kailangan natin siyang makita. Pero iniwan niya yung kanyang buong pamilya, iniwan ang kanyang mga magulang, iniwan niya yung church. Pinagtaksila niya ang Diyos. Opo, siya'y baliw sa babae, ganito po. Yung ibang babae naman, baliw sa kalalakihan, eh kahibangan din po ito, hindi po sila matino. Sa 1 Timoteo 5.11, sa mga batang balo na babae, sapagkat nang magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kanila kay Kristo, ay nais nila mag-asawa. Kasalanan po ba mag-asawa? Siya po ay ikakasal sa isang taong walang pananampalataya. Kung siya ay muling mag-aasawa, pinayuhan siyang humanap at muling magpakasal sa kabilang sa mga Kristiyano, isang brother o sister na naligtas. O makakabuti rin na siya ay mabuhay na mag-isa na lang.
At kung maayos na ang kanyang Christian life, wala na po siya sa landas ng pagkakasala. Ngunit sinabi ng Biblia na dahil sa pera at pagnanasa, nagpakasal siya sa isang hindi mananampalataya, naging taksil kay Kristo sapagkat ang mga iba'y bumaling at sumunod kay Satanas. Kahit na siya ay ligtas, pinagtaksilan niya si Kristo, pinagtaksilan ng pananampalataya, bumaling kay Satanas dahil sa pagnanasa. Dahil nabihag siya at nalasing sa kanyang pagnanasa, nawala siya sa katinuan. Sa Hebreo 13:4, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mangangalun niya ay hahatulan ng Diyos. Kaya ang bawat taong hindi ligtas ay mapupunta sa impyerno. Kung mayroong tao sa mga naligtas, hahatulan din ng Diyos ang taong iyon. Gayun din po, may ilang mga taong may pagnanasa sa katanyagan. Wala rin po siya sa katinuan. Tingnan niyo po yung mga politiko. Kapag natikman ang ilan ng politika, kinukuha niya lahat ng pera mula sa kanyang pamilya at mga kamag-anak at ginagamit ito upang maging isang politiko. Hindi po siya matino. Kaya kung may ilan sa mga kapatid na banal ang papasok sa politika, pinapayuhan ko po siya na huwag na lang niyang gawin ito. Bakit mo sinusubukang mahulog sa putikan? Kaya para sa mga politiko, gaano po kabuti kung ang mga politiko na maaaring mamuno sa bansa ay may pananampalataya? Mabuti po. Subalit, hindi na po tama ang mundo ngayon. Halos kasamaan na po ang nangingibabaw sa ngayon. Wala pong kamalayan ng mga tao. Pinatay ng mga mamamayan ng Israel si Jesus. Ano po ba ang politika ng revolusyon? Yung political revolution, patungkol saan ang pinag-uusapan nila? Wala na po sa katinuan ang mga tao. Kahit pakiusap sa mga Kristiyano, huwag na huwag po kayong papasok sa politika. Gayunman, meron pong isang bagay na ang mga tao ay nagnanasa sa katanyagan, katakawan, sexual na pagnanasa, pagnanasa sa karangalan. Ang mga pagnanasang ito ay kasakiman at sapat upang sila po ay kainin ng mga ito. Bago po maligtas ang mga alagad, nagtatalo-talo sila. Sino bang dakila? Ikaw ba ang dakila o ako ang dakila? Kapag magiging hari si Jesus, iniisip nila na may pwesto sila. Kaya matapos maligtas, mayroon po bang gayon na kabilang sa mga alagad? Wala na pong dapat na magkaganon. Pero kahit pagkatapos sa maligtas, may mga tao pong ganoon, hindi sila matino. Silang may mga pagnanasa para sa kapangyarihan, makamit ang nais nila sa anumang posibleng paraan. Sa anumang posibleng paraan, nauhumaling sila. Naging lasing na po sila. Kaya mayroong mga iba't ibang bagay na nagdudulot ng kalasingan. Ang mga ilang tao ay lasing sa pagnanasa sa kayamanan, pagnanasa sa kapangyarihan. May mga taong lango, mga taong nagugumon, sila po'y hindi matino. Kaya sa Ecclesiastes 9:3, gayon din ang mga puso ng mga tao ay puno ng kasamaan at ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila ay nabubuhay at pagkatapos na yun ay nagtutungo sila sa kamatayan. Kaya ang kanilang puso ay puno ng kasamaan habang sila ay nabubuhay sa kaululan. Kapag titingnan ko po ang mga tao sa mundong ito, sa palagay ko po ay maraming tao ang wala na sa katinuan. Nahuhumaling po sila sa iba't ibang mga bagay. Pera, katanyagan, o sa opposite sex. Ang ilang tao naman po ay baliw sa kanilang libangan, sa kanilang hobby, mga sopistikadong hobby. Halimbawa, nagpapakasasa sila sa mga pansarili po nilang kasiyahan. Baliw sa sports, baliw sa labis na pagkanta, humahantaw na po sa kawalan ng ulirat sa pamamagitan ng pagpapakasasa sa sariling, pansariling kasiyahan. Nalasing po sila, nalasing. Lahat sila ay nagiging baliw. Nang matapang na nagpatotoo si Apostol Pablo tungkol kay Kristo, sinabi po ni Festo, "Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nagpabaliw sa iyo. Nababaliw ka na ng labis sa iyong karunungan." Si Pablo po ay isang taong maraming kaalaman. Siya po ay isang scholar. Kaya sabi niya, "Hindi ako baliw kagalang-galang ng Festus.
kung mga salita ng katotohanan at katwiran ang sinasabi ko. Loobin nawa ng Diyos na sa madali o sa matagal, hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat na nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman, maliban sa mga tanikalang ito. Kaya sa paningin ng mga tao, baliw din po ang mga Kristiyano. Para sa Panginoon, para kay Kristo, para sa Ebanghelyo, na ating ipinapangaral para sa kanila ay baliw po tayo. Aba, baliw din ang ibang tao. Kaya sa paningin nila, nababaliw din tayo para sa kanila. Opo, baliw din po tayo sa paningin nila. Ngunit tayo po'y matitinong baliw. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis ng kahalayan, kundi mapuno ng Espiritu. Bakit magkasalungat ang kalasingan sa puspos ng Espiritu? Kapag kayo'y lasing, kayo'y nabibihag ng alak at wala sa katinoan. Kapag kayo'y puspos ng Espiritu Santo, kayo'y bihag ng Espiritu Santo at nagiging matapang. Kaya nang ang mga alagad ay napuno ng Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes, ipinangaral nilang Ebanghelyo at sinabi ng mga Hudyo, sila'y lasing sa bagong alak. Ngunit sabi ni Pedro, ang mga ito'y hindi lasing sapagat umaga pa lang. Nakakita na ba kayo ng sinumang lasing simula ng umaga? Tulad ng sinasabi sa aklat ni Joel, gawain ito ng Espiritu Santo. Nang makita ng mga tao ang mga apostol sapagat matapang silang nagsasalita, sinabi nilang, lasing ba sila? Paano sila nakakasigaw ng napakalakas at walang takot? Opo, lasing sila kay Kristo, lasing sa Espiritu. Kung kayo ay puno ng Espiritu Santo, wala kayong dapat katakutan. Kayo ay magiging matatapang. Kaya ngayon, sa mga Kristiyano, sa mga ligtas na mga Kristiyano, mayroon pong dalawang pangunahing uri ng tao sa paningin ng Diyos. Dalawang uri. Tingnan po natin ang saglit sa 1 Korinto, sa chapter 3. 1 Korinto, chapter 3. Chapter 3, magmula verse 1. Babasahin ko po mula verse 1 hanggang 3. Magmula verse 1 hanggang verse 3, babasahin ko po. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsasalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman? At kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Kaya ngayon, ang mga tao sa Korinto ay naligtas. Gayunman, sinabi ni Apostol Pablo, subalit ako mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kaya ngayon, mga taong makalaman kay Kristo. Merong mga taong makalaman. Meron din mga taong espiritual, mga taong sapat na ang gulang kay Kristo, at may mga isip bata din naman. Ang mga banal sa Korinto ay matagal na panahon ng naligtas. Marami na silang alam tungkol sa Biblia. Nakapagsasalita sila ng mabuti at maging ang speaking in tongues. Kaya iniisip nila na sila ay mga banal na tao. Nagpapakasasa sila sa kakaibang pagmamataas. May ibang mga tao nag-iisip na matagal na silang naligtas. At lumago na sila kahit papaano. Iniisip nila na naging mga banal na sila. Subalit ang totoo po, sila ay mga bata pa, makalaman pa. Kaya sila po ay tumatagal sa church pero hindi pa lumalago. Ang mga tao sa Korinto gaya nito. Ang salitang hanggang ngayon ay nangangahulugan na matagal na kayong naligtas, subalit nananatili pa rin mga bata. Pinainom sila ng gatas at hindi ng pagkain na matigas. Ang gatas po iniinom ng bata. Pero kayo ba ay makalaman pa? Mayroong paninibugho at pagtatalo sa inyo. Sabi nung iba, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apolos, ako ay kay Pedro, ako ay kay Kristo. Merong apat na grupong nabuo sa loob ng mga kapatiran sa Korinto. Merong mga inggitan, pag-aaway, pagtatalo-talo, paninibugho. Kaya nga, paanong hindi sila makalaman pa? Eh, makalaman talaga sila.
Sila ay napuno ng pagmamataas at hinuhusgahan ng dakilang si Apostol Pablo. Naging problemado po ang church na ito. Kaya ang unang aklat ng Korinto ay pinadala upang sawayin sila at hatulan ang mga kasalanan nila. At nagsisi po sila. Kaya naman ang ikalawang aklat ng Korinto ay pinadala. Kaya dapat din po kayong magsisi. Kaya naman, mayroong dalawang uri ng mga taong ligtas. Una ay ang mga anak na hindi lumalago sa pananampalataya kahit sila ay ligtas na. Dahil ang mga taong ito ay makalaman pa. At anak kay Kristo, subalit sila po'y anak kay Kristo, subalit makalaman. At mayroon namang lumago na ng kaunti, mga espiritual. Mga taong espiritual ay namumuhay ayon sa Espiritu Santo. Ang mga hindi pa lumalago ay namumuhay ayon sa laman. Kaya ngayon, may dalawang uri po ng tao. Pag-isipan niyo po ito ng seryoso. Seryosong problema po ito sa totoo lamang po. Kahit naligtas na ako, ang pagkataong loob ko ay sinusubukang bigyang lugod ang Diyos. At ang pagkataong loob ko ay binibigyang lugod ang Diyos. Samantalang ang aking panlabas na pagkatao ay nasa laman na tinanggap ko mula kay Adan, ito po yung pagnanasa ng laman. Sinusubukan itong punuan ang pangangailangan ng laman. At ang dalawang ito ay naglalaban-laban. Naglalaban po ito sa isa't isa. Kaya sa Galatia 5:17, sapagat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Pagkatapos na tayo ay maligtas, ay magkakaroon ng dalawang pagkatao. Mayroong pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at may isa naman na hindi ito gusto. Mayroong pagnanais na sumunod sa Espiritu at pagnanais rin na sundin ang sariling laman. Paulit-ulit po ito. Ito po ang problema. Kaya, ayon sa unang Juan chapter 1 verse 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ito ay mga salitang para sa mga Kristiyano. May nagsabi po, wala na akong pagnanais na gumawa ng kasalanan dahil ako ay ligtas na at mayroong Espiritu Santo sa akin. Hindi ako gumagawa ng kasalanan, sabi niya. Ano pong sinasabi ninyo? Kahit na ang mga matured na Kristiyano ay mayroon pa rin pagnanasa na gumawa ng kasalanan. Kapag nawala ang pagpipigil ninyo, hindi natin alam kung kailan ito ulit babalik. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo eh, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Sa Roma chapter 7 verse 22 at sa 23, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Pagkataong loob, ito po yung espiritong na ipanganak muli na nagkaroon ng kaligtasan, nagdanais mabuhay sa kalooban ng Diyos. Subalit may dating pagkatao eh. Ito po yung laman. Ayaw po nito na mabuhay para sa Diyos. Nais itong hilain pabalik sa paggawa ng kasalanan na gaya ng dati. Kaya may paglalaban. At kapag ang Espiritu ay mahina at bata pa, mahihila ito papalayo. Mahihila tayo nito papalayo ng mga makalamang pagnanasa. Kaya sabi ni Pablo, kahabag-habag na tao ako. Ang Espiritu ay hinihila ng laman at nagrusa. At may pagkakataon din na nagiging ganoon si Apostol Pablo. Kaya sa 1 Corinto 13:11, noong ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip na gaya ng bata, nangangatwir ang gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, iniiwan ko ang mga bagay ng pagkabata. Kaya, kung kayo ay bata pa sa pananampalataya, hindi ninyo alam kung ano ang ginagawa ng mga matatanda. Nagsasalita ang gaya ng bata, nag-iisip, at umuunawa na gaya ng bata. Hindi nila nauunawaan kahit na ang pangangaral ng Biblia. Kung nakakaunawa sila, dapat ay nababo na sila eh. Dapat ay sumusunod na sila eh. Hindi man lang nga sila nagpapanggap na naririnig nila ito eh. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, sinasabi nila, oh, mabuting mensahe. Yun lang, mabuting salita lang. Ang Biblia ay ito at ako naman ay ako. Wala itong kinalaman sa akin. Ay hindi po ito normal.
Kung ngayon, kung ganito, dapat ninyong maunawaan na ang dalawang pagkataong ito ay nasa inyo. Kaya ang tao nakikinig sa salita, subalit hindi naman sumusunod, ay dinadaya lang ang kanyang sarili. Dinadaya ang Espiritu Santo. Sinabi po ni Pedro kay Ananias, ang sinungaling na nagtago ng salapi pagkatapos niyang ipagbili ang kanyang mga ari-arian at nagpanggap na ibinibigay niya ang lahat ng ito. Kung sinabi niya ikalahati lamang ito dahil lang hindi pa ako handa na ibigay lahat ito, kaya sa susunod ko na lamang ibibigay, eh wala pong nagiging problema sana kung ganito. Subalit sinabi niyang ito na ang lahat ng pinagbilhan ko. Dahil nakita niya si Bernabe at ang iba pa na inihahandog ang lahat. Kaya nais niya na magpanggap na siya rin ay kagaya ng mga banal na ito na naghahandog ng lahat. Kaya sabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Bumagsak siya at namatay. Pagkatapos na mailibing siya, ang asawa niya ay dumating na hindi alam ang nangyari. Ito ba talaga ang halaga ng pinagbilhan ng inyong lupa? Oo, sa gayong halaga, sabi ng asawa. Bakit kayo nagkasundo, sabi ni Pedro? Nasubukin ang Espiritu ng Panginoon. Tingnan mo, nasa pintuan ng mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Kaya bumagsak din siya at namatay. Subalit ngayon, kahit hindi pa ninyo inihahandog ang lahat, hindi pa po kayo namamatay. Bakit? Dahil ipinakita na po ng Panginoon kung paano ito gagamitin. Kung ahatulan ng Diyos ang lahat na sa parehong panuntunan, hindi ko po alam kung ilang tao ang makakaligtas. Sa katunayan, ito ay kamatayan. Ito ang kalagayan ng patay na katawan. Ang taong patay ay hindi makakakilos. Nakikinig sila sa salita ng Diyos, subalit hindi makakilos. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Ay patay. Hindi dapat maging ganito. Hindi natin dapat dayain ang Espiritu Santo. Dapat tayong maging maingat. Kaya Panginoon, hindi pa rin po ako sapat. Kung hindi pa kayo ganap, dapat kayong maging higit at higit pang sakdal. Dapat kayong kumilos upang mapuno. Dapat kayong magtungo sa lugar kung saan sinabi sa inyong mapuno kayo ng Espiritu Santo. Totoo po. Ngayong ganap na aking pagkatao, iniiwan ko ang mga bagay ng pagkabata. Kung hindi pa kayo matured, kailan kayo magiging matured? Hanggang kailan kayo magiging bata? Kailan kayo mabubuhay na gaya ng bata? Kung kukuha po tayo ng isang larawan at kung titingnan ng larawan na iyon, kaninong mukha ang una ninyong hanapin? Ha? Kanino po? Opo, una ninyong hahanapin yung mukha nyo. Kung maganda ang kuha ninyo, sasabihin ninyo na, oh, wow, oh, maganda yung kuha na ito. Hindi na mahalaga kung anong itsura ng iba. Kung maganda ang itsura ninyo sa larawan, matutuwa kayo dito. Ngayon, ano kayang magiging itsura ninyo kung ang Espiritu Santo ay kukuha ng espiritual na kalagayan natin gamit ang Bible camera? Sa larawang iyon, mayroong matanda, mayroong bata, mayroong mabuting tao, may masamang tao. Subalit ikaw, anong itsura mo kaya? Kung paano ninyo tinitingnan, kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon, ay iba-iba po sa kalagayan ng ating katawan. Ibang-iba po yan. Iba po ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Si David po ay ayon sa puso, sa sariling puso ng Diyos. Meron po mga tao na nararapat sa paningin ng Diyos at mga taong hindi nararapat sa paningin ng Diyos. Kung paanong tinitingnan ng Diyos ang aking espiritual na kalagayan, gaya ng pagkuha ng larawan gamit ang X-ray, nais niyo po bang malaman kung ano ang kalalabasan kapag kinuhanan kayo ng ganitong picture? Kung titingnan ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng Biblia, malalaman niyo po ito. Kaya mga brothers and sisters, maaaring subukan ninyong maging malusog sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-iingat ng inyong katawan. Upang hindi kayo magmukhang hamak sa mga tao, syempre po, kailangan nyo po itong gawin para kayo po'y maging malusog. Pero alam nyo kung paanong mag-ingat na gaya niyon, subalit bakit hindi ninyo iniingatan? Bakit hindi ninyo iniingatan ang inyong pagkataong loob? Kaya sinabi sa unang Pedro chapter 3, huwag ninyong subukang palamutian ang inyong sarili ng mga maringal na damit o ginto o hiyas upang palamutian ang inyong panlabas na anyo, kundi magbihis sa inyong panloob na pagkatao. Magbihis po kayo. Sapagkat ang Panginoon ay nakatingin sa inyo. Maaring nakita nyo na po ito sa balita. Ang mga pulis po sa China ay may suot po silang espesyal na sunglass
Kapag tumingin po sila sa mga tao sa paghahanap ng mga wanted na kriminal na nakagawa ng krimen, kaya gamit ito, sinasabi na doon sa karamihan, sa libu-libong mga tao ay nauhuli nila yung mga wanted. Yun ba'y para lamang sa mga kriminal? Nakikita nito ang lahat, kaya para sa lahat po ito. Kaya ito po ay talagang nakamamangha. Nalalaman po nila kung sino yung kriminal sa kalagitnaan ng napakaraming mga tao. Ah! Grabe, talagang nakamamangha. Isa po ito. Isa pa po ito. Nakita ko po ito kanina lamang. Hindi po ito kasinungalingan, ha? May isang tao na nakatayo at naghihintay ng taxi at may isang taxing huminto sa harapan niya. Sir, naghihintay po ba kayo ng taxi? Sabi niya, opo. May pupuntahan ka, hindi ba? Opo. Paano mo nalaman? Sabi ng driver, mayroong paraan upang malaman ang lahat ng bagay. Mayroong paraan upang basahin ang lahat ng bagay. Kung ano ang gusto nila, kung saan nila planong pumunta, ay maaari nilang basahin kung ano ang nasa puso ng tao. Kaya nagulat po talaga ako. Kung gaano ka-advance ang mga kagamitan at science sa mga araw po na ito. Kaya sa awit 139 verse 2, inyong nalalaman, kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Jeremiah 17 verse 10, akong Panginoon ang sumisiyasat sa pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya sinisiyasat ng Diyos ang pag-iisip at sinusubok ang puso. Kung gayon, paano natin maitatago ang mga bagay-bagay? Kailangan po natin pag-isipan kung ano ang anyo natin sa harapan ng Diyos. Kung ako ba'y kabilang sa Espiritu o kung ako ba'y kabilang sa laman. Kung ako ba ngayon ay isang tao na lumago na kay Kristo o kung hanggang ngayon ako'y sanggol pa rin. Kaya ngayon, tingnan po natin ang isa pang talata sa Biblia. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 5. Hebreo chapter 5, verse 12, basahin natin. Hebreo chapter 5, verse 12, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Ngayon, ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Hanggang dito po. Ang tekstong ito ay itinuturo rin ang parehong bagay. Bagaman sa panahong ito, ang mga taong matagal na panahon ng naligtas at nag-aaral ng mga salita ng Diyos sa mahabang panahon, eh dapat na naging mga guru na ngayon. Subalit, ang mga taga-Korinto ay mga bata pa rin. Kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Ni hindi nga nila alam ang mga simulain o yung basic. Ito po ang ibig sabihin ng talatang ito. Dapat noon ay natutunan na nila ang mga basic step by step. Simula ng una. Subalit pinalampas lang nila ang yugto ng paglago at sila ay tumatanda na walang higit na kaalaman at sila ay nagiging mga mapagmataas. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibhasay, isa siyang sanggol. Salita ng katwiran, nangangahulugan po na kalooban ng Diyos. Kailangan nating maunawaan ang salita ng Diyos at sundin ito. Noong tayo ay bata pa, nauunawaan natin ang gaya ng kayang maunawaan ng isang bata. Kulang tayo ng pagkaunawa noon. Ang kaya lamang nating tunawin o i-digest ay gatas at hindi kayang kumain ng anumang pagkain matigas. At sino ang walang alam sa salita ng katwiran? Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa hustong gulang. Kapag nakakarinig sila ng matatapang na mensahe, hindi nila kayang tanggapin ito. Para sa New Year Retreat ay ang mga tagapakinig ay mga mature na mga Kristiyano na. Kaya nagbibigay kami ng mga matitigas na pagkain. Yan po, matatapang na mensahe. Subalit ang mga hindi mananampalataya, hindi ito kayang tanggapin.
at yung mga bagong naligtas pa lamang, ay hindi rin nila ito kayang tanggapin. Hindi nila alam kung ano ang kailangan nilang gawin sa mga mensaheng ito. Ang kaya lamang nilang kainin ay gatas at hindi ang matitigas na pagkain. Kaya ano po ang sinasabi ng Biblia? Ano pong sinasabi? Sino ang walang alam sa salita ng katwiran? Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama. Nasanay ang kanilang mga pandama. Ibig sabihin po ay nakikilala nila ang mabuti at masama. Ang mga taong ito ay mayroong pandama na makilala ang kalooban ng Diyos at maunawaan kung ito ba ay kalooban ng Diyos. Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti at ang hindi mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay masama. Ito po ay tumutukoy sa taong nakakaalam sa kalooban ng Diyos kung ito ay mabuti at masama at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nasanay na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya sila po'y nasanay. Tayo po'y sinasanay hanggang sa tayo'y maging mature. Gaya po sa mga bata, sila po'y nagsasanay na lumakad at kaagad bumabagsak. Sila po'y nasasaktan sa kanilang tuhod at noo. Habang tayo ay lumalago, tayo po'y sinasanay. Step by step, habang tayo ay lumalago, ay nagkakaroon din po tayo ng mga pagdurusa. Kabilang po sa iba't ibang pagsubok at kahirapan, ang mga taong nakakakilala sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi namumuhay ayon sa pagnanasa ng kanilang sariling laman. Kundi namumuhay sila ayon sa kalooban ng Diyos. At itong mga tao na ito, sila po ay nagiging mature. Ganito po yun, habang tayo lumalago, nagkakaroon tayo ng mga pagdurusa. May mga kahirapan. At itong mga tao nito, nakikilala nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok at nabubuhay sila ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya lumakad kayo sa Espiritu. Ano pong kailangan nating gawin upang makapamuhay ayon sa Espiritu Santo? Dapat tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Noong tayo ay naligtas, ay natanggap po natin ang Espiritu Santo. Iyon po ay nangyari sa atin ng minsanan lang sa buhay natin. Kaya naligtas sila, naborn again, at tumanggap ng Espiritu Santo. Lahat ng ito po ay iisa lamang ang kahulugan. Subalit ang mapuspos ng Espiritu Santo ay ibang usapin. Dapat po tayong patuloy na mapuspos ng Espiritu Santo ng tuloy-tuloy at palagi. Ito po ay napakahalagang aral, kaya ituturo ko po ang tungkol dito ng dahan-dahan. Sa ngayon, ay dito na po muna tayo, hihinto, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, sa Panginoon na sa amin ay nagligtas at ginawa kaming banal at inihiwalay kami sa mundong ito at nag-iingat sa amin at gumagabay sa amin dahil sa Ikaw ay kasama namin sa natitira naming buhay. Maraming salamat po. Sa pamamagitan po ng iyong salita na lumakad ayon sa Espiritu Santo at mapuspos ng Espiritu Santo, pakiusap, tulungan mo po kami na matutunan namin kung ano ang buhay na namumuhay ayon sa Espiritu Santo at kung paano kaming mamumuhay na hindi ayon sa laman o sumusunod man sa pagnanasa ng laman, sa halip ay sumusunod sa banal at kalugod-lugod na kalooban mo o Diyos. Kaya para po dito, pakiusap, pamunuan at gabayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kami po ay umaasa lamang sa iyong salita, Panginoon, at sa iyong banal at makapangyarihang mga kamay sa aming natitirang buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.